Hello mga kabooks, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa ating channel. Mag-aayos po ulit kami ngayon ng ingay sa pangilalim. Honda City po ito. Ang problema po nito ay malakas yung lagotok kapag nalulubak at kapag dumadaan sa mga magagaspang na daanan. Ayan o, kapag nakahinto, pwede nating i-check ng ganito mga kabooks. Pandarin mo lang yung makina, tapos galaw-galawin yung manibela. Ayan ang lakas o. Ang target na gagawin dito ay rack and pinion mga kabooks. Kapag mayroon mga lagotok na ganyan mga kabooks, i-double check nyo din itong cross joint nya or yung coupling. Kasi minsan kapag maluwag yan, nagkakaroon din ng lagotok yan. Ito mga kabooks, yung dahilan ng lagotok ko. Paparinig ko sa inyo. Ayan, malakas na yung kalug niya. Sira na yung bushing sa loob. Meron pa sir, pero maluwag na yung butas. Plastic pala siya sir, no? Ito na mga kabooks, yung bushing na target papalitan. Maluwag na dito sir. Ito na mga kabooks oh. Napalitan na yung bushing. Ayan o. Ito na sa loob. Bali, pinamachine shop natin yan. I-testing muna natin. Sa umpinsa nito,
Medyo makunat konti. May lock yan para hindi atras yung busing. Ayan mga kabooks, ipapakita ko lang din po sa inyo ngayong napalitan na yung bushing. Ayan, may makikita ba tayong halog dyan? Okay na, wala nang kalog. Pahabain pa. Ayos. Ayun mga kabooks, natapos na po namin itong rack and pinion assembly na ibinaba namin at nirepair. Nagpalit po ako dito ng bushing sa loob, subali pinagawan po sa machine shop.
Magbibigay lang po ako sa inyo ng honest review. So, bali kanina, kapag ginagalaw ng ganito, bago ko ito gawin, malakas talaga yung lagotok mga kabuks. Kumbaga sa bilang na 1 to 10, nasa mga 9 na yung rate nung lagotok. Ngayon na nagawa na po namin at napalitan ng bushing, magiging honest po ako sa inyo. Siguro yung grade nito or rate nito nasa mga 1.5. Dahil masasabi ko na meron kunting naiwan na tunog. Pwede po natin walain yung tunog na yun mga kabuks. Pwede natin i-adjust ito, pero ang magiging problema, magiging matigas na po itong steering. Medyo may kabigatan na. Sir, testing natin sir. Yes sir. Patrasin mo muna kami. Patrasin. Ayan mga kabuks, magte-testing na po kami. Siyempre si sir ang nagdala para maramdaman niya yung pagbabago. Magbibigay po ako dito ng honest review kung ano po ang naging resulta dun sa ni-repair ko. I-rate natin mamaya dahil kagaya nga ng sinabi ko kanina dun sa bago namin galawin. Kung sa 1 to 10 mga kabok, siguro mga 8 or 9 na yung ingay niya. Titingnan natin ngayon na na-repair na. At malalaman na din natin kay sir kung gaano kalaki yung pagbabago. Tsaka itatanong din natin sa kanya yung bigat or yung tigas ng manibela mga kabuks. Kung okay lang sa kanya or mabigat or pwede lang. Bali sir yung ano, ang talagang concern ko hindi masyado yung tunog eh. Pero yung kalampag, yung parang tunog na parang kakalas. Oo sir. Eh, napalitan na kasi lahat. So, ang natitira na lang talaga, yun na nga, yung rack and pinion. Buti nga si sir, imbis na gumastos ako ng 20,000 sa brand new replacement, sinuggest niya, baka pwede namang maisalba, mai-repair. Sa ngayon, yung test ko, okay naman. Wala nang, as in wala nang kalampag. Yun na lang talaga yung talagang natitirang kalampag eh. Kasi napalitan na nga lahat ng pangilalim. Idaan mo dun sir sa medyo magaspang sir. Ikanan mo dyan sir. Tsaka yung nakakainis na tunog pag ginaganon yung manibela. Wala na din. Okay na. Ayan sir, ikanan mo dyan sir. Dyan ang pang final test natin. Final test, oo. Ayan, dyan tayo nagtetest sa mga ginagawa natin eh. Ayan mga kabuks, medyo magagaspang kasi itong daanan dito. Pasensya na kayo at medyo ginabi kami. Base din kasi dun sa natutunan ko kay Sir Box, usually kapag panonood ko sa mga video niya, usually kapag ano, napalitan na lahat, tapos konting kalampag, ay konting lubak, parang yung kakalas, kadalasan rock and pinion nga eh, yun nga, tama naman, rock and pinion nga. Eh, since naayos na nga. Ano sir, masaya na sir? Oo sir, kasi imbis na gumastos ako ng 20K. Oo sir. Diba? Na naisalba pa. Oo sir. Pa. Ang totoo po dyan sir, dati kasi talagang medyo may phobia ako pagdating sa mga repair-repair eh. Lalong-lalo na sa mga Toyota. Oo, kasi ma. May mga customer akong nagsasabi na okay lang sa simula, pero nagbabago yung handling, medyo matigas, tapos bumibigay din sir. Sa handling, okay naman. Okay lang, hindi ba bumigat sir? O bumigat lang ba konti? Bumigat ng konti, pero parang expected yon kasi nga. U-turn natin sir. Expected nga yun kasi nga, syempre, nag-rebushing. Nagbago yung bushing, syempre yung mga maluwag, sisikip ng konti. Yun sir. So, pero kung ang kapalit naman nun eh, solid yung wala nang tagtag, wala nang ingay, okay lang sa akin. Okay lang sa inyo, sir. Sir, salamat ng madami ha, kasi alam ko gagabihin ka na sa pag-uwi nito, malayo pang
panggalingan yung uuwian mo, sir. Oo, sir. Okay lang, sir. Masaya naman. Ayun mga kabooks. Ayun nga, yun yung honest na review ko dito kung ako ang tatanungin ninyo. Kay sir kasi, masasabi kong hindi siya masyadong maselan. Medyo may konting tunog, pero masaya na siya dahil nawala na nga yung parang kakalas sa pangilalim niya. Pero yung assessment ko dito, kung sa 1 to 10, merong natitirang konting mga 1 siguro or 1.5 kapag ginagalaw-galaw mo yung manibela habang nakahinto. Ha. Pero dito sa kalsada ngayon, habang tumatakbo kami, okay na mga kabooks. So, okay. Sa mga gustong magpagawa dyan, inquire lang po kayo at mag-message sa FB page namin. Meron naman po akong number dun sa description mga kabooks. Message na lang po. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking channel. Please like, share, and subscribe po. At kung nagustuhan nyo po ito, pakishare na lang din po para makatulong din po sa iba. Thank you, thank you. Sir, salamat sir ha. Thank you sir, thank you, success. Shout out Sir Jobs Lamson from San Mateo, Rizal. Yun, okay. Thank you.